What up, what up, what up? Good morning, magandang umaga. Anong oras man sa inyo dyan? Good evening, good afternoon sa inyong lahat. Siyempre, shoutout sa Reddit Philippines, r/Philippines. Yan, yeah, maganda yan pare. Tungkol mga bagay tungkol sa Pilipinas, andyan. Mga memes, mga discussion, tsaka... At siyempre, shoutout din sa mga malulupit na Filipino Discord community servers. Yan, yan, malupit yan pare. Katulad ng The Shack, PH, tsaka The Camp. Yan, minsan nag-lurk din ako dyan. Nakikinig ako sa mga kung ano-ano pinagkasalabit nila doon. Today is April 6, 2021 at current time kung nasan ako ngayon, actually California time, 9:24 AM. It's 9:24 AM. Bagong gising lang ako, saktong hilamos lang, syempre. So ito unang video regarding dun pag-uusapan natin yung mga trending ngayon sa Philippines, sa Pilipinas, katulad ng mga balita or current news. So for example, eto na, mag-start na tayo sa so mga trending last week. Doon na lang tayo mag-uumpisa, siguro maganda doon, ano? Engaged na daw si Derek. Wow! Derek Ramsey, mga pare. Engaged na sila ni Ellen Adarna. Wow! Anak ng pota. Kamay pa ni Ellen Adarna? Ay, pala ng ulo ni Derek, ano? Sakto dun. Yung ulo niya, hindi yung ulo. Tangina po. Pa ba ang trending last week? Ano ba last week? Last week was Semana Santa, no? Holy Week siya. At yun na nga, nag-ECQ din ng NCR. Plus, dahil sa current rising ng mga COVID cases. So, nag-trending ding itong isang barangay official, si Lugaw Queen, na humarang ng isang essential goods. Ano ba yung sa interview niya, sinabi niya na isang pagkakamali lamang nawalan na ako ng hanap buhay. Siyempre, dun pa lang sa pagiging incompetent, malaking bagay na yun bilang isang official ng isang government body, katulad ng isang barangay. Kahit ba sabi mo barangay lang, eh, official ka pa rin. So, dapat informed ka, mas informed ka doon sa public na sinserve mo. So, sino ba talagang may mali? Siyempre, ikaw. At ang nag-upload nito, itong yung Grab driver na nagde-deliver ng Lugaw. Shoutout din doon sa umorder ng Lugaw. Putang social mo naman. Delivery Lugaw. Pero essential good din ang Lugaw, ano? Essential siya kasi pagkain unang-una. At kung yung tao hindi niya makain yung ang kailangan niyang pagkain ay soft food, eh syempre yun lang ang pwede niyang kainin. Yun lang makakain ng tao. Ewan ko kung anong trip nitong babaan to eh. Kasi baka tuloy sa pwesto. Next one naman tayo. Yun nga pala si Luis Manzano tsaka si Jesse Mendiola. Kinasal na last week din, maybe sometime nung weekend ata. So, yan, trending din ngayon yan. At syempre yung popular na picture ni Luis Manzano ngayon, pwede ginagawa atang meme yun. Medyo, ewan ko kasi kumuha niyan. So, emotional picture siya, yes. Pero, sabihin na natin eh, nakakatawa yung itsura pa rin eh. Kasi hindi tayo sanay sa ganyang itsura ni Luis. Kaya, ayun, nagiging meme na tuloy yung mukha niya. So, normally sa umaga din, dito sa California, by that time, na-upload na ng GMA News yung 24 oras. So, nanonood din ako just to keep updated since may family din ako doon. So, sinasimulan natin. Na araw. Record high naman ang 382 na bilang ng mga nasawi. Pero sabi ng DOH, kasama na dyan ang iba pang hindi naiulat na COVID deaths nitong nakalipas na linggo matapos magkaroon ng technical issue sa case collection system. 13,870 na ang lahat ng mga nasawi sa bansa. Sa bilang naman na mga gumaling, 300... Holy shit, 20% na yung positivity rate dun sa mga testing. So, ang ibig sabihin nun, almost one out of five people na magte-test, naging positive. So, pala sa mga testing sites, hindi mo alam yung mga nakasalubong mo,
malapit sa iyo, positive na pala. So isang bagay din 'yon na kailangan na pag-ingatan sa mga testing. So magpapa-test kayo, mag na social distancing always. So always keep your distance, tsaka magsuot na lang ng tamang ng wasto ng face mask at face shield, yung pare, para maging ligtas din. Para sa inyo din 'yan at para din sa mga pamilya na inuuwian nyo, no? Para at syempre kailangan maghugas agad ng kamay lagi. At kung bagong uwi kayo, mas maganda din na magbihis agad, mag maligo, at syempre hugas din ng kamay, bla 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 bla. Apat na po ang Pilipinas sa may pinakamaraming bagong kaso. Batay po yan sa datos ng Johns Hopkins University. So yun, number one ngayon sa mga new cases worldwide is India. USA, wow, second pa rin, hindi nagpapatalo talaga. Number one. So I think America pa din ang may pinakamarami cases, current cases sa buong mundo. At ang pagkakaiba lang ng USA at Philippines, ang USA almost unlimited yung resources niya, kaya niyang gawin yung mga kailangang gawin. Hindi katulad sa Pilipinas na kurakot na nga, limited pa yung resources. So actually may budget naman ng Pilipinas, ang problema lang nakukurakot eh, nabubulsa pa una bago pa iba disperse. Kailangan mayos. Samantala, bistado ang isang truck sa Camarines Sur na nagdeklarang isda ang karga, pero nung buksan, mga pasaherong walang kaukulang dokumento pala ang laman. Ang mga pasaherong ito ay gusto raw makalabas ng NCR Plus bubble. At yan po ang tinutukan ni Ian Cruz. Pero nang buksan? Oh, yan. Huli ka, Balbon. Isa lang po silang lumalabas. Mga tao pala ang laman ito. Ang truck, nagsasakay umano ng mga pasaherong galing NCR Plus bubble kahit walang dokumento. Parang human trafficking na rin. Sa checkpoint, ibaba ang mga pasahero para muling ilipat sa kolorong van na siya naman naghahatid sa kani-kanilang probinsya. Diretso na kayo sa loob naman. Yung sakay ko, diretso na. Huwag na kayo magtambay dito, diretso na kayo sakay. Base sa investigasyon, maghahanap ng pasahero sa social media ang mga illegal dispatcher. At kapag nakumpirma na ang booking, doon na susunduin ng mga kolorong vehicle ang mga pasahero. Posible raw na hindi na inspeksyon ng truck dahil base sa papeles na pinakita ng driver nito, isda ang laman nito. Exempted kasi sa IP. Yun din ang mahirap dun, no, sa ginawa nila. Dun sa spacecraft yun, tabi-tabi pa sila. Oh. Anak ng teteng naman. Oh. Kahit isa lang ang may... Kung nangyari, isa dun, COVID positive, lahat yan hawa-hawa na sila. So, nahawa na sila dyan. Yung virus ngayon, dadalhin nila sa mga bahay nila. At na apektado din yung komunidad nila, yung pamilya nila na uwian. Mahirap, pero masisisi ba natin sila? Kailangan nila umuwi or ginagawa lang nila to para may makain yung mga pamilya nila. So, yun nga, mahirap ang sitwasyon ngayong pandemya. Yun ang ginagawa din ng gobyerno ngayon. Binabalance nila yung economy at at the same time, yung healthcare. Siguro nga tinapat yung ECQ doon sa whole week since total holiday naman at the same time, you know, walang pumapasok ng mga tao at nagtatrabaho. Balance siya kumbaga. So binalance lang nila yung quarantine. Pero eto nga, ngayon na-extend na naman ng ECQ kasi kailangan eh. Otherwise yung health care system naman ng Pilipinas or ng NCR Plus ang magfe-fail. At kasi hindi lang ang isipin mo, hindi lang COVID patients eh. Paano yung mga emergency na kailangan gawin, di ba? Yung mga emergency services na ano, paano kung pinuno na din nila, kung doon pati doon sinama na nila yung mga COVID patients doon sa mga kahit non-COVID na rooms na kailangan din ng ibang tao kasi hindi lang COVID ang sakit. So isa lang ang COVID na nagsisearch ngayon. So priority siya syempre. And kailangan din, huwag din pabayaan yung mga services na kailangan ng ibang tao. Syempre yung mga iba, hindi naman lahat COVID ang sakit lang. Ang mga pasahero,
posible raw na hindi na-inspeksyon ng truck dahil base sa papeles na pinakita ng driver nito, isda ang laman nito. Exempted kasi sa IATF guidelines ang mga sasakyang essential goods ang karga. Ang video na yan, tinawag ng Department of Transportation Secretary Arthur Tugade na COVID-19 smuggling dahil sa pagsasakay ng mga taong hindi nakakapagpa-COVID-19 test. Nakita ko yung video na yon. Anong masasabi ko? Nila. Bakit kailangan nila gawin yan? Hindi ba nila alam? Yun na nga po siguro, kailangan nila gawin yun kasi either yung sitwasyon nila wala ng pera, kailangan nila magtrabaho. Pero, mali yun. Pero, yun yung the other side of that coin. So, na kinukumpremiso at linalagay nila sa alanganin ang kalusugan at kabuhayan ng mga tao sa kapaligiran at sambayanan. Ang mga illegal aniyang operasyon na katulad nito ang isa sa mga dahilan ng transmission ng virus. These things must be tolerated. Let's move strong on this. Lahat ng paghihirap natin sa tinatawag na testing, isolation, and treatment mawawala dahil dito sa mga kagaguhan at kalokohan na ginagawa ito. Naghain na ng show cause order ang LTO laban sa driver ng naturang truck. Yun din yung sinasabi ng karamihan ng Pilipino. So, ngayon, sa sitwasyon ngayon, kung hindi ka man mamamatay sa COVID, no, mamamatay ka naman sa gutom. So, going back nga, limited lang ang supplies ng or resources ng Philippines. Yun, so, mahirap na sitwasyon talaga. Batay naman sa datos ng Bicol PDRRMO, mula March 19 hanggang April 2, 79 na biyaherong sakay ng kolonong vehicles ang naitala nilang nagpositibo sa COVID-19. Kaya panawagan ni Secretary Tugade. Huwag natin ilagay sa alanganin, huwag natin ilagay sa kompromiso yung buhay ng ating mga mananakay, yung buhay ng ating sambayanan. Please lang po, please, itigil ninyo ito. Mas mahigpit na rin daw ang Del Gallego. Yeah, magandang gawin din dyan. Suspendihin yung lisensya ng driver at yung may-ari ng truck. Panagutin din, syempre. Wala eh. So, nag-offer lang sila ng service. At yung service and demand, syempre, kailangan. Yun na nga, yung mga tao, kailangan ng pera. Kailangan umalis. Umuwi. Pero, at the same time nga, they compromise yung pagkalat pa rin ng COVID-19. Mahirap na sitwasyon talaga to. Border control team sa checkpoints papasok ng Bicol. Ian Cruz na katutok, 24 oras. Pinaglalamayan ngayon ng isang lalaki sa General Trias, Cavite na hinuli dahil daw sa paglabag sa curfew. Ang biktima namatay 2 araw matapos daw siyang utusang mag-pumping exercise bilang parusa, bagay na itinanggi ng pulisya. Yan ang tinutukan ni Jonathan Andal. Hindi na halos makatayo at makalakad ang 28-anyos na si Darren Peñaridondo nang umuwi nitong Biyernes Santo matapos mahuli sa curfew kinagabihan. Nagrereklamo na raw si Darren na masakit ang tuhod at hita niya. Gumagapang na nga raw siya makapunta lang ng banyo. Ang sabi ko, ba't ganyan ka? Sabi ko, ba't di ka makapaglakad? Anong ginawa nila sa'yo? Sabi niya, nagpumping kami. Sabi ko, ilan? 100 times. Sabi niya, baka nga kulang 300 yung nagawa namin eh, sabi niya. Hindi ulit-ulit. Hindi po sabay-sabay. Sabi raw ni Darren sa girlfriend niya, pulis ang nag-utos na mag-pumping exercise siya. Isang uri ito ng squats exercise o yung uupo at tatayo ka ng mabilis at paulit-ulit habang nakahawak sa magkabilang tenga. Ito raw ang ipinataw na parusa sa kanya at iba pang mga curfew violator. Sabi niya, yan, isang katarantaduan din na naman ang nangyari nga. Itong unfortunate na nangyari, yung lalaki nahuli during curfew hours tapos pinag-squat ng 300 times. Kahit nga siguro at least, no, nahihirapan na nga, mararamdaman na nila yung, sabi mo, 50 squats, 40 days, they start to feel it. 300? Anong katarantaduhan na naman yan? Pinya lang, natumba nga ako eh. Buti nga, tinulungan ako nung kasama ko. Umuwi po siya ng mag-8. Mag-8 ng umaga. Akay na po siya ng kasama niyang nahuli rin. Sabado de Gloria, lumala na raw ang kondisyon ni Darren. Sabi niya sa akin,
parang magba-blackout ako. Tapos pagkahiga ko po sa kanya sa kama, doon ko po siya nakitang nag-convulsion na or nag-seizure na ganun. Hanggang sa nag-violet na po yung mukha niya, tumigas na yung bandang dito niya, wala nang heartbeat. Na-revive daw ng mga kapitbahay si Darren at naisugod sa ospital, pero doon na siya binawian ng buhay. Sa death certificate, ang cause of death ni Darren, cerebrovascular infarct midbrain o stroke at hypertensive cardiovascular disease o pagtaas ng blood pressure. Ayon kay Rachelin, sinabi na sa kanya ni Darren noon na medyo mahina raw talaga ang puso nito. Ang inaano ko lang po doon. So doon nga, based dun sa medical or death certificate, kung ano yung kinamatay niya, direct consequence siya dun sa mga pinagawa nung kung sino man nagpagawa sa kanya niyan. Kailangan panugutan. Direct consequence siya, kaya siya namatay. Dahil doon, may sakit pa pala siya sa puso. Ba't kailangan nilang pagpampingin yung tangka mo? Pwede namang community service nila. Di ba po? Kasi hindi naman po lahat. Yun na nga din, wala sila, yung kung sino man yung nakahuli sa kanya or nagpagawa sa kanya ng squats, wala silang karapatan na magpaganon. Wala naman sa batas yun eh. And it never will. But anong klaseng parusa yun? Para ipagawa yung ganung bagay eh. Gabi ng Webe Santo nang mahuli ng barangay Tejero si Darren. Sabi ni Richelin, bibili lang sana ng inumin ng kanyang nobyo. Tinanong ko siya, "Sir, saan po kaya galing? Alam na natin curfew." "Oo, alam ko namin curfew." "Saan kayo pupunta?" "Bibili po ng soft drinks." May dala siyang buti ng soft drinks. Ngawa lang naman. Bago, wala siyang face mask, naka-sando, naka-short. Ayon sa barangay, Barangay Tanod to. Eto nga oh! Mali yung pagsuot niya ng face mask eh. Wala sa ilong niya. So, isong barangay Tarantanod na to. Minsan, hindi naman lahat ng barangay Tanod tarantado ano. So, yung iba lang talaga Tarantanod. Yung iba, tama naman yung ginagawa nila. Hindi naman labag sa batas. Pero, eto hindi labag sa batas yung ginawa niya. Pero sinasabi ko lang, yung face mask niya man. Official ka na lang. Darren, meron pang 7 quarantine violators silang nahuli na tinan over nila sa General Trias Police. Sabi naman ng hepe ng General Trias Police, hindi nila pinahirapan ang mga quarantine violator. Dinala lang daw si Darren sa plaza, nilekturan tungkol sa IATF guidelines at pinag-community service bago pinauwi. I-check daw nila kung may CCTV sa plaza. Walang inflict na harm or nag-impose ng physical punishment yung mga police na naka-shoot at that time. Wala akong sila pinagawa. Ano pa mga exercises? Meron... Yan. No, mawalang galang na po, sir. Ano? Kalokohan na naman yung pinagsasabi mo. Kalokohan na naman po. At syempre, ba't naman sasabihin ng biktima? No, bago na siya mamatay, kung alam niya nang may nararamdaman siya, syempre sasabihin niya kung ano yung dahilan. Ewan ko, kailangan may managot talaga dito yung kung sino man yung nagpagawa sa kanya na police. Kailangan panagutin pare. Tsaka panagutin din syempre yung superior officer nung mga yon. Diba? Desidido naman ang kampo ni Rachelin na magsampa ng reklamo. Sa isang pahayag, inutos na ni General Trias Mayor Antonio Ferrer sa hepe ng pulisya nila na imbestigahan ang pagkamatay ni Darren. Nakarating na rin sa DILG ang insidente na agad nag-utos ng investigasyon. I wish to assure the public na kung may lalabas pong paglabag ang ating kapulisan dito sa nangyaring ito sa Cavite, ay papanagutin po natin, sasampahan po natin ng kaupulang kasong administratibo at kasong kriminal. Jonathan Andala, nakatutok, 24 oras. Yun po ang tama, no? Administratibong kaso, tsaka kasong kriminal. Yan, yung masyadong... No, bakit nila pinasquat yung tao? Ba't may punishment ba? Hindi nyo trabaho mag-punish ng tao, no? Trabaho nyo yung manghuli, yes. Pero yung mag-punish, may kasamang extra punishment, hindi ko alam kung saan lupalop nyo naisip yan, ano? Masyadong yung inaabuso o binababoy yung katungkulan nyo, no? So, yun na nga po, mga kaibigan. Doon muna tayo magtatapos for today. And, I'll see you tomorrow.